hindi natin hawak ang kahapon para ibalik pa ang nakaraan na. Ngunit ang kinabukasan ay atin para magpasya kung magtutungo tayo sa tagumpay o kabiguan. Paano mo sasabihin hindi na mahalaga kung matalo o manalo ka man sa buhay basta't ine-enjoy mo lang kung anong meron ka ngayon? Sino nga ba ang magdurusa pagdating sa dulo? Halika't magbalik tanong tayo sa kwento ng taong minsan ang namayagpag sa larangang kanyang kinabibilangan, tiningala sa sobrang kasikatan at inungusan ang mga nakasabayan. Ngunit sa paglipas ng panahon, kasabay ng pagbabago ng ihip ng hangin, ay kasama ring lumisan ang katanyagan gaya ng kumpol ng mga ulap sa kalangitan. Habulin mo man di na maibabalik pa ang dating porma nito at masusumpungan na lang ang sarili sa gitna ng kawalan. Ang kwento ng pamamayagpag at pagbagsak ni Roberto Gonzales, o yung tinaguriang Karate King of Philippine Cinema. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, Bekenemen, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Roberto Gonzales ay mas nakilala din ng lahat sa pangalang Betong. Siya ay isinilang noong buwan ng Oktubre taong 1942. Si Betong ay anak ni Valentino o ni Latino H. Gonzales na mas nakilala din ng lahat bilang the father of Filipino karate. Siya ay isang 8 dan Shidokan Shorin Ryu sa ilalim ng Katsuya Mihariya sa Okinawa na siyang pinakapopular na karate do school sa Japan. Naging kapatid naman niya sina Rolando at Magna Gonzales na naging mga artista din. Gaya ng kanyang tatay, minana ni Betong ang angking talento nito sa karate at sa judo. Palibhas ay nananalaytay sa mga ugat, maagang nakuha ni Betong ang kanyang grade rating sa Black Belt Division. Taong 1961, sa edad na 19 anyos, nang siya ay naging bihasa sa judo at karate, nananalo ng napakaraming mga laban hanggang sa siya ay maging kampyon. Matagumpay niya din itong nadedepensahan laban sa marami pang mga nakakalaban na nagtatangkang agawin ang kanyang titulo. Kalaunan, siya ay naging instructor na rin sa Komando Karate Club na isang samahan naman ng mga karatista dito sa ating bayan na pinamumunuan ng kanyang tatay Latino. Sa simula pa lang ay walang ideya o ni hindi man lang pumasok sa isip ni Betong na siya ay makakapasok sa showbiz. Dahil sila ay nagdaraos lang ng mga exhibition match sa iba't ibang lugar sa Pilipinas upang isulong ang karate bilang sports at sining ng pagtatanggol sa sarili. Nagsimula ang kanyang karera nang magsimula na rin yakapin ng mga Pilipino ang martial arts na karate. Maraming mga tao ang nahumaling dito at sa mga pagtatanghal ni Betong, hindi na siya nakaligtas sa mata ng mga direktor at producer na nakakapanood sa kanya. At minsan nga, ang isa sa mga ito ay si Direk Sol Gaudite na lubos na humanga sa kanilang galing na magtanghal si Betong sa isang teatro sa bayan. Nakita ng direktor na napakaganda ng kanyang kinabukasan at napakalaki ng potensyal na sumikat ng kanilang grupo. Kasama ang kanyang kapatid na si Rolando Gonzales na isama sila sa pelikulang Karate Squad ng Ambassador Productions. Masyadong maikli lang ang kanilang naging bahagi sa pelikula na iyon, ngunit kahit papano ay nakalikha sila ng isang sensasyon at nakuha ang imahinasyon ng publiko. Ang mga bagay na ito naman ang naging inspirasyon ni Betong upang ipagpatuloy ang paggawa ng mga pelikula. Napasama siya sa mga pelikulang Titong Robin Hood, Genghis Band, Paolo Staccato, Cabo Negro, Target Domino, Cobra, at iba pa na mga taong 1965 at 1966. Pagkatapos ng kanyang mga exposure sa mga pelikulang iyon, nagsimula na siyang bigyan ng mga title role. Nandyan ang Hari ng Karate, The Magnificent Brothers, Judo Karate Matador, at marami pang iba simula ng mga huling bahagi ng dekada 60 hanggang buong dekada 70. Lalo pa siyang sumikat sa mga martial arts at self-defense na pelikula
dahil noong mga panahon na yun ay namamayagpag din si Bruce Lee sa kaparehang larangan. Lalo pa siyang namayagpag bilang box office star nang magsimula na rin siyang ipareha sa mga nagagandahang mga dilag gaya nina Amalia Fuentes para sa pelikulang Ito ang Digmaan, kay Josephine Estrada sa Hari ng Karate at kung kani-kanino pa. Ang pamamayagpag ni Roberto Gonzalez o ni Betong ay dumating pa sa puntong nakakasabay siya sa mga pelikula ni na Joseph Estrada at FPJ. At meron pang mga pagkakataon na ang kinikita ni Roberto ay higit pa sa pinagsamang kita ng mga pelikula ni na paring Erap at FPJ. Ganun naging kasikat ang mga karate movies noon. Sa kanyang pamamayagpag at maagang kasikatan, hindi rin mabilang ang sa kanyang humahanga lalo na ng mga kababaihan. Naging matikas at matipuno din si Betong sa bahaging iyon ng kanyang karera. Nagkaroon siya ng 3 anak sa aktres na si Rina Imperial na isa lang sa kanyang mga naging leading lady. Maliban dito, nagkaroon din siya ng 2 anak sa 2 iba pa na non-showbiz women. At ang huli ay 2 din sa kanilang naging kasambahay na kalaunan ay siya niyang magiging kabiyak sa buhay. Siya ay si Rose, na noong taong 1969 ay 18 anyos lamang nang mapapunta sa bahay ni na Betong sa Project 6 sa Quezon City. Ayon sa kanya, sobra-sobrang kasikatan at talagang napakayaman ni na Gonzales noong mga panahon na yun at napakaraming ang sa kanya'y humahanga. Nagpatuloy pa sa pamamayagpag si Betong ng buong dekada 70, ngunit na magsimula ng tumamlay ang pelikulang Pilipino, lalo na ang aksyon, ay isa rin siya sa matinding napuruhan. Ang mga pelikulang Magnong Barumbado, Ulupong, Agila at Daga, Maning Tirador, Ben Ulo ng Tondo, ay iilan lang sa kanyang kukunting pelikula na nagawa noong dekada 80. At dadalawa na lang ito noong dekada 90. At ito ay ang mga pelikulang Wala Ka ng Lupang Tatapakan at Ako ang Lalagot sa Hininga Mo, pareho noong taong 1999. Pagkatapos nun ay para na rin siyang nilagutan ng hininga dahil tuluyan nang namatay ang pelikulang Pilipino noong mga panahon na ito at napalitan na lang ng mga kalandiang palabas. Nabibigyan man siya ng mga proyekto ay pakunti-kunti na lang din dahil na rin sa kanyang edad ay wala nang masyadong pumapansin sa kanya. At di na nakakasapat pa ang kanyang kinikita dito para sa kanyang pamilya. Dahil pagpasok ng year 2000, ang kanyang karangyaan, kasikatan, impluensya at mga babae ay naglaho ng lahat. At ang tanging natira na lang sa kanya ay ang kanilang kasambahay na si Rose na siyang nag-alaga sa kanya hanggang sa dulo. Nang mga panahon na ito, nauna na siyang inatake sa puso at nang siya ay makarecover, ay tuluyan ang naubos ang kalahat-lahatan sa kanila. Ang matanda nang si Tatay Betong ay nakontento na lang sa panghihingi ng tulong pinansyal sa kanyang mga natitira pang kaibigan sa industriya. Nanlilimos siya para mapag-aral ang 2 nilang anak ni Rose dahil yung iba ay malalayo na sa kanya. At ang kadalasan ay sina Senator Bong Revilla at Senator Lito Lapid ang nag-aabot sa kanya ng tulong dahil sila ang feeling blessed noong mga panahon na yun. Ika-5 ng Pebrero taong 2009, nang tirahin siya ng 2 atake sa puso na di na nalusutan pa ni Tatay Betong. Dahil sa sobrang kahirapan ng kanilang naging kalagayan, sa bahay pa mismo ng kanyang kaibigan na iburol ang kanyang mga labi dahil sa liit ng eskinitang patungo sa kanilang maliit na tahanan sa Tandang Sora, kung saan wala ng espasyo para sa pagluluksa. At hanggang sa huling sandali ay nanawagan ang kanyang pamilya para sa tulong pinansyal pandagdag sa gastusin sa punerarya. Si Roberto Gonzalez o si Betong na binansagang Karate King o Philippine Cinema ay minsan ang nanagana na mayagpag sa kasikatan at tinilian ng karamihan ay unti-unting naglaho hanggang sa siya ay mamatay na mahirap pa sa daga. Siya ay pumanaw sa edad na 67 taong gulang. Ang kanyang mga labi ay nakahimlay sa Manila South Cemetery. Hindi natin hawak ang kahapon para ibalik pa ang nakaraan na. Ngunit ang kinabukasan ay atin para magpasya
kung magtutungo tayo sa tagumpay o kabiguan. Ikaw kaibigan, sinasabi mo bang hindi na mahalaga kung matalo o manalo ka man sa buhay basta't ini-enjoy mo lang kung anong meron ka ngayon? Kailan mo balak paginhawain ang pamilya mo? Maraming salamat sa pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!